Hello! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Narito ulit si Bonjo, mga vloggera, yung chika doha dito sa Espanya. Ay, bakit ganun? O, yan, ganun lang. Ayan! Kumusta kayong lahat? Diyos ko, Lord, marami nang nawindang at bakit ba wala na ako sa ano, YouTube. Ay! Diyos ko, Lord. Okay. Nagulat yung rabbit nila. Kumusta kayo? Paano ba mag-share? Wait lang, share ko muna sa aking ano, Facebook account. Hello, ating Bonjo. Welcome back po. Yan may nag-welcome back. Snorlax Twin, hello sa'yo. Ikaw ang first honor today. Ayan. Alam niyo ba, sabi sa akin ni YouTube, 2 weeks ka nang walang vlog, mag-vlog ka. Sabi sa akin, no, na-update talaga na ni YouTube, no? Kahit ayaw na natin mag-YouTube, eh, tayo ay, ano, ini-istorbo ni YouTube. Sabi nga nun sa akin, eh. Mag-vlog ka na, 2 weeks ka nang wala sa wish, sa ano, sa kabihas na. Ano, sabi sa akin, gano'n. Randy Abuan, hello sa inyo from Qatar. Shout out naman dyan! Ayan, Randy Abuan, hello sa iyo. Kumusta po kayo? Balita ko na-injured. Oo nga, na-injured. Oh, actually, first reason ko, kaya hindi ako nakapag-vlog noon. Kasi nagkaroon ako ng pasa dito. Nagkaroon ako ng mild accident lang naman. Ano ba tawag doon? Mild accident? Mild ba yun, girl? No? Yung napupa ako doon sa kotse nila. Oo, nagkaroon kasi ako ng parang black dito. So, para feeling ko ang pangit sa camera. So, may pasa ako dyan. So, inantay ko siyang nawala. Ngayon, nung nawala naman, Diyos ko Lord, nag-positive ang mga amo ko. So, syempre, naka-isolate sila sa bahay. Kaya naman, hindi tayo makapag-vlog. Alam na, magkichismisan tayo doon. Tapos sila na, stress na doon. Ano? So, nauna si amo ko, si Martin. Tapos, sumunod naman yung magkakapatid. Tapos, sumunod naman si Doktora. So, happy and luckily and blessed kasi, well, I'm not saying na hindi sila lucky or hindi sila blessed. Kumbaga, siguro hindi lang sila maingat. Tayo kasi maingat tayo. Super ingat ako pagdating sa COVID, no? Dahil alam ko, pag tayo nagkasakita dito mga OFW sa abroad, so walang pwedeng mag-alaga sa atin, kundi ang ating mga sarili, di ba? May sakit na yung sarili mo. Tapos sino ba mag-aalaga, di ba? Ganun. So, dapat ganun yung maging mentality natin para lalo tayong mag-ingat, okay? So, as of now, naka-isolate pa rin silang magpapamilya, pero I am still working. Kaya lang parang, bayan, love me! Ang hulong ko ng mga kayamanan. Baka move on. Ayan, so Omicron ang tumama sa kanila kasi first, si lalaki, kumbaga nagkaroon siya ng mild chill. Nagkaroon siya ng anxiety during the night, ng amnesia, hindi amnesia girl, insomnia, ganyan. So, tapos sumunod na araw, sumakit yung tiyan ng mga anak, hindi na sila pinapasok sa school, hindi na sila pinalabas sa labas ng socialization. So, wala, naka-isolate sila sa bahay. At the same time, si Bonjo ay pumapasok pa rin, pero naka-isolate sila sa kwarto. So, that's why I need to go. Dahil si Doktora ay pumapasok araw-araw until such time na si Doktora ay nahawa na rin sa kanilang magpapamilya at lahat sila ay positibo sa bahay. Pero yun guys, Omicron 5 personas. Ang ano, wait lang ha. 5 personas yung na ano sa bahay. So ganun katindi si Omicron. Dati yung COVID-19 hindi though severe noon kasi nakakamatay nga dahil siguro dahil wala pang mga vaccine noon kaya mostly ang mga natatamaan na namamatay. Ngayon naman dito Omicron. So pag once na may Omicron sa isang bahay, asahan mo na yan, sunod-sunod na yan. So ganyan yan kaya mag-ingat kayo. Kaya lang maganda naman noon, mild lang siya. Kaya lang ang kasamaan noon, talagang ma-isolate kayo sa society. Ganyan. Si Doktora, kahit marami siyang pasyente nag-aantay sa kanya, so, prohibited. Ewan ko kung nalulungkot siya. Masaya pa siyang na-COVID siya kasi hindi daw siya papasok sa ospital. At makakasama niya ma-isolate ang kanyang mga anak at kanyang asawa, o diba? At si Bonjo naman, pumapasok doon, mabilisan lang ako. So, bago ako papasok sa bahay nila, okay, Mary, come in. Nandito na kami lahat sa salas, kung magaganon. So, bago ako pumasok, naka-ano na yon, naka-ventilate na yung buong bahay. Nakabukas na yung very wide yung mga bintana bago ako pumasok. So, mabilisan lang ako habang naka-isolate sila doon. So, si Bonjo, papasok na ganyan. Mag-message muna yung amo ko. Tapos, double yung aking N95 mask. Ano? Tapos, nag-gloves ako. Tapos, wash every now and then. No, so, pumapasok akong ganyan. So, unang tinatrabaho ko, sina. Tapos, mabilisan talaga. As in, mabilisan, Mary, you need to go.
kailangan mong tapusin yung mga matatapos mo lang and then you need to go. Kaya ganun, more or less 2 hours lang ang duty ko and then pupunta ako kay Lola kasi si Lola, doon ako, doon sila maingat. So kung maging carrier ako, of course, sila Lola at Lolo. So, alam nyo na. So yun, guys, ang katahilanan kung bakit nawala sa kabihas na ano kamunduhan si Bonjour. Pero ay, nalulungkot ako dahil maraming nagme-message. Anong na daw nangyari sa akin? Natigok na daw ba ako at wala nang 2 weeks nang wala si Bonjour sa ano camera. O diba? Yun, sabi naman watching from home, kung kumusta po, Donalia. Kaya yun, ang Omicron, huwag natin basta-bastahin dahil kung meron pa rin kayong karamdaman, iba ay matindi pa rin ang effect according to doktora, yung aking amo, according to her, no? Ang maganda kasi vaccinated na tayo, so mild na lang ang tama sa atin, trangkaso, parang ganun na lang yung outcome. Kaya lang carrier ka, mabilis kang makahawa, yun ang matindi sa Omicron. Mabilis makahawa, hello sa iyo, aking friend, si Jonah ngayon lang naligo. Parang ako lang din. Ay, to be honest guys, no, tatlong araw walang ligo-ligo, no, putay lang ang naliligo sa atin sa mga panahong ire. Sobrang lamig nito sa Espanya dahil January, February, yun po ang kasagsagan. Kaya yung mga nagbabalak pumunta dito sa Spain, no, yung pinakamatindihang wool-woolan at mga coat-coatan ang inyong dalhin at kasuotan pagdating dito sa Espanya, okay? So, Omicron daw po kapag mayaman. Trangkaso kapag mahirap, sabi nila. Tama, no? Ah, I have an Omicron. Di ba pag gano'n pag mayaman? So, pag mahirap, meron ng kaso ako, gano'n. So, tama ka dyan, Ninja Parin, okay? Okay, pasa? Hello, ma'am, pa-shoutout po. Watching from Hong Kong, shoutout Marcel D5OFW. It's a shoutout ko na rin yung mga Taiwan. Ninja pa rin, taga-Taiwan ka, diba? Meron tayong bagong parating 26 of January to 28 of January. Nandito na sila sa Espanya at via Poland sila. Sila ay from Taiwan, no? Parating sila this 26 and 28 of January at nagpapahanap sila ng bahay. So, unfortunately, wala, sila, wala na silang spasyo. Wala na silang spasyo, girl. Hindi for the meantime, habang naghahanap sila ng ibang ano, te. Ah, pwede. Bait talaga ng katibahay. Habang naghahanap sila ng napapansin ko nga po, hindi natutuloy po sa sipon ko samantala dahil nilalagnat na ako nung ganito kalamig. Naisip ko dahil din po siguro para fully naman vaccinated. Yan, mga India pa rin tama yan. Ang maganda lang kasi fully vaccinated na tayo, so hindi na masyado. Parang ano na lang talaga, trangkaso lang yan, Omicron na yan. Kaya lang, ang ano nun, ang disadvantage ng pagkakaroon mo ng trangkaso ngayon ay mabilis kang makahawa and that's considered already as Omicron. Ganyan, waiting po ako ng working permit, Ninja pa rin. Taiwan ka, Ninja pa rin, di ba? So, dyan sila, Pichigabano, tsaka si Milky. Dyan sila manggagaling from Taiwan. At babiyahe sila this coming 26 and 2 or 28 of January. Ayan. I don't mind. Bonjour, Esperanza Sobrimonte. Diyos ko, kinumpleto ang pangalan. Watching from the Mom KSA. Pa-shout out! Sabi ni Max Channel TV. Ayan. Opo, Taiwan po. Ah, oo. Baka kilala mo sila. Sila, ano, sila Milky. Oh my God, si Milky ko ba yan, girl? I don't know, Ninja pa rin eh, kung yan ba ang pangalan mo, no? Ma'am, ask ko lang po, ang mga helper po ba dyan na interna, may uniform po ba na provide ng employer? Yes! Yes, my dear. So actually, mostly, no, may mga agency dito na provided ng agency, tama? Opo. May agency dito, for example, yung agency ni Miss Mara Jane na, ano ba yung Filipina and Casa, yun yung agency niya. So agency niya yon. So si-segregate mo ang mga workers from that agency by their uniform. Kasi meron silang uniform na ibibigay galing mismo sa agency. Pero kung yung iba naman, mismo yung amo magre-require sa'yo. Opo, meron kang uniform dito, naka-provide na meron na doon. Ganyan. So sila na ang bibili. Meron din ganun. Or yung iba, agency ang bibili. Pero I think hindi naman yung ikaw ang bibili, no? Hindi. Hindi naman sila hindi talaga. Pero depende rin sa'yo. Tatanungin ka rin naman ang amo mo. For example, kagaya yung kaibigan ko si Valen, no? Galing siya ng agency, nag-apply siya ng agency kay Mara Jane. So, according sa agency nila Mara Jane, dapat mag-wear ka ng uniform. Pero depende pa rin sa amo yun. So, kung rin, so, depende sa deal nyo. Ah, okay, may din ako mag-uniform. Pwede, okay, okay. That doesn't matter. Minsan kasi yung agency lang, ganyan. Enough lang mga agency. Pero actually, yung ibang amo hindi naman required. Pero mostly naman. Pag intern talaga, mostly, no? Ganon, may uniforme. Yan, sa mga stay-in, siguro okay lang na mag-uniform kasi nasa stay-in kayo. Meron kami na externa pero parang pangit naman na naka-uniform. Well, hindi pangit. Yung kung papasok ka, iba yung suot mo. Maganda kaya yun, tiyo. Ano may uniform? Naman, maluluma yung damit. Ayun, nakakagandahan according to Jonah. Mas maganda daw may uniform kasi maluluma yung mga damit mo. Kumbaga,
Eh ako kasi, mas prefer ko na yung damit ko na to. Kung ano yung damit ko, yun na yung pang-work ko. Alam mo, papalit ka pa sa work, girl. Ano, lalayas ka din naman after. Ganun. Walang masyadong nilalabhan dito na damit. Ah, si Jonah kasi nag-uniform. So nag-ano ka pa, nagpapalit ka pa? Oo, syempre mas ganda. Mas maganda. Oh, diba? Naka-extension ang lola. Pakita ang mata. Pilipi. Aha. Diba? Extension. Naka-extension. Pak! Ano ka ganyan? So, okay lang yun, girl. Kahit worker tayo, magpagandara tayo din eh. Oo. Magpasok ni Jonah sa kanyang amo, pipi. Gaganon-ganon yung mata niya. O, oh, cutics ka pa. O, na, kasi nuklap ko na ang ating permanent, ano, permanent. O, oh, mag-cutics tayo kaya? Nakatanggal na ba yung cutics mo? Meron pang dalawa, te. Okay. Ako wala na. Yon, so yan. Ano ba yung mga message nyo? Uy, hello po, Ate Jonah. Keep safe po kayo dyan. Sabi ni Ninja hello pa rin. Po. Hi sis, na-miss kita. Super Art Lord. Hindi ko kahit anong kapanahon na ako naglalive. Lagi kang nandyan. Hindi ko nakitulog. Pag umaga ako naglalive, nandyan ka. Pag hapon, nandyan ka pa rin. Pag gabi din, nandyan ka pa rin. Cellphone mo. Sana si Bonja na si Bonjua. Ganun siguro nun. Art Lauren. Thank you naman ang aking avid supporter. Ma'am, ask ko po ulit, makakapabooster po ba dyan ang mga undocumented? Wala pa po kasi akong booster. Di pa po inabot po. Ma'am, mas gusto. Diyos ko, daming ma'am girl. Bonjua na lang. Gusto ko pong may uniform in turn na para di maluma ang damit ko. Haha, thank you po. O yan, Princess Fiona. Mas maganda rin naman kasi pag yung mga intern na for me, kayo mga intern na mas maganda na may uniform kayo para talaga namang hindi maluluma. Pero kasi sa aming mga external, for example, ako, papasok ako, no? Tapos, alam mo yung hassle pa yung magpapalit ka ulit ng uniforme, tapos paglalayas ka, magpapalit ka na naman yung uniforme. Yun lang yung disadvantage nun. So, meron namang pa-chocolate ang aking kapitbahay. Tikman daw natin at ini-insist niyang kainin na natin. Hindi no? Ma, sisikita natin doon. Oo, walang kaso yung uniform. Mag-uniform ka, pwede hindi, pwede si, okay? Ayoko po kulitin si Ma'am Mary Jane kapag kumpleto na po ang second payment ko po. Hindi pa rin. Oo, huwag ka mag-alala kasi once na pumasok ang papel nyo, mayroon at mayroong lalabas yan. Kaya lang hindi lang natin ma-predict kasi kung kailan, okay? Bakit ayaw mo ba, Art Lauren? Ko ha? Siyempre, gusto ko. Siyempre, kung naman. No? Kaya nagtataka lang ako, parang hindi ka natutulog, no, Art Lauren? Naabang mo talaga kahit anong sabi ko, kahit anong oras ako mag-lag, nandiyan ka. Buti nag-update po yung live nyo. Ay, nag-update. O, diba? Ay, click kasi ang mga notification bell para updated kayo sa lahat ng video ni Bonjour. Wala namang pinag-ano. Ayan, mag-tea tayo. So, what's the flavor of your tea? Mango, but I guess... Ito, mga maano sila sa tea, mga hayok. Wala, ganun ba? Gusto ko kanina pa itong chocolate na ito. Isubo na nga. Niya may alak. Ignorante talaga tayo, no? Wala tayong kaalam-alam. Naprank talaga tayo. Kaya ano mamaya? It's a prank. May tanong ako, ah. Sabi ganun. Nakalimutan ko tuloy. Isipin mo muna, Ninja, pa rin. Diyos ko, Lord. Totoo po ba pwede kaming ipaban ng agency sa Poland pag inayawan namin ang yung work doon kung di po makayanan? Tapos di daw kami makakatawid sa Spain? Ah, ano sabihin mo? Dito na sila. Hindi naman siguro, te. Kasi hindi na... Pag alam mo na the word jurisdiction. Maraming nasasabi ng gano'n, pero yung law ng Poland, iba naman sa law ng Espanya. Ibaban siguro nila kayo around Poland. Bakit nila kayo ibaban dito sa Espanya? Anong kaso? Not unless na pumunta rin sila na Espanya at mag-file ng kaso talaga para sabihin iban kayo, no? Gano'n. So I think sinasabi lang nila yun. Maraming nasasabi ng ganyan, pero I think parang hindi naman saklaw ng Espanya yung law ng Poland, no? Gano'n. At saka kasi bakit darating ka sa puntong ganyan, girl, Princess Fiona, magpaalam ka, mag-resign ka, that's it. Karapatan yung mag-resign. Huwag lang kayong mag-awol. Mag-resign kayo, ayaw nila or hindi, wala naman silang magagawa. Okay? Feeling ko kasi siskambal tayo ng tadhana sa kakulitan. May kambal sa kakulitan. Malay mo naman, no, diba?
Tanong ko lang po. Art Lauren, kain tayo. Natin viewers. Tanong ko lang po from Poland. Hindi ato yung saan? Dadaan po ba ng immigration ng Spain kapag by plane? Ha? Tanong ko po pag Poland, dadaan ba? Kung ejemplo kayo. Hindi kami dumaan sa immigration. Oo, kasi pag Schengen territory parehas, lalabas ka lang sa pinto. Walang pinto, no, walang immigration. Walang immigration. Mm-hmm. Wala talaga, promise. Wala. Kayo, galing kayong what? Norway? Galing ako Denmark, pero walang immigration. Mm. Denmark is a part of Schengen territory. Ako, Norway, wala din. Norway, galing din siya, part of Schengen. So, Poland is a part of Schengen. So, paglilipat kayo dito by a plane, wala na pong immigration. Si saan ka ngayon? Anong Silton? Dito ako sa kapitbahay. At si Balen ay ano, nag-Netflix sa bahay. Huwag natin istorbohin. Mm-mm. Anong ganap nyo dyan? Laging may ganap pag Sabado, Linggo, ganito lang. Kakain. Lulutuan, ganyan. Walang trabaho siyempre Sabado, Linggo. Yun ang maganda guys, pag nakahanap kayo ng external dito, sa Madrid, sa Spain na trabaho, merong day off talaga ng Saturday and Sunday, no? Kaya, kahit work tayo ng Monday to Friday, ganyan. Minsan di kami nakikitaan ng Monday to Friday, tapos weekend lang kami, ay, kumusta ka na? Ganon kami. Parang hindi lang kami magkalapit ng bahay. Yan, salin natin si Lovely sa vlog. Okay. Yan po kasi sinasabi ng agency ko ngayon, tinatakot kami. Tapos, gusto na daw po nilang hawakan. Ala, hindi pwedeng hawakan ng passport, ha? No. Hawakan ng passport ng namin tapusin kontrata. Di naman po ako tatakas. Magpapaalam naman po ako. Pero tapusin ko naman yung work sa kanila. Well, kung ganyan naman ang plano mo, Francis Fiona, maganda naman yun. Kaya what if, no? Hindi maganda yung work condition. Ano yun? Make sure. Pwede naman siyang mag-resign din sa magpaalam. Kaya nga, hahawakan daw ng agency yung kanilang pasaporte. So, for example, pinahawak mo. So, kailangan mong tapusin daw yung 1 year. Eh, paano pagka hindi nyo pala gusto yung work condition? Kasi meron, sinasabi nila, ganito yung work nyo pagdating sa Poland. Pagdating sa Poland, yung iba, hindi 100% na natutupad na nangyayari sa kontrata. O, saka hindi, wag nyo, sabihin mo, Tel, na wag silang papayag na hawakan nilang passport. Illegal yung paghawak nila. Oo, sa Europe, hindi yung hindi yun, illegal yun, yung pagpasok sa Europe. At saka, wala silang right para hawakan ang inyong pasaporte, lalo't nagbayad kayo ng mahal. Not unless na manpower pooling yung way ng agency, wala kayong binayarang piso, pwede pa siguro yung hawakan nila yung passport. Pero yung nag-apply kayo, gumastos kayo yung bumili ng working permit, kayo yung nag-visa, so wala silang karapatan. Ayan. Hello po Ate Lovely. Di ba kilala ang aking mga ayan? Hello. Oo. Sa susunod na mga kapanahonan gagawa kami ng content, pero hindi pa ngayon kasi may inaabangan pa kami something. Abangan niyo guys. Gawa kayo sa content na gagawin namin. Maaliw kayo. Since kailangan pa talaga ng pirma ng amo sa ikatlong taon ng pagtrabaho. Pakinggan niyo to. Asa na ba? Yun po kasi sinabi ng agency. Hello po Ate Lovely. Ayan. Sis, kailangan ba talaga ng pirma ng amo sa ikatlong taon ng pagtatrabaho mo sa Espanya? Yes. Oo, kailangan mo ng kontrata. Kasi kailangan sa ano mo yun, sa arraigo mo. Oo. Pag magpapapil ka na. Pag magpapapil ka kasi kunwari magpapasok ka na sa gobyerno, kailangan meron kang amo para pagdating ng panahon na yun. For example, sa first year or second year mo, wala kang trabaho. For example, hindi ka naman nag-amuhan. Pero make sure, pagdating ng 3 years mo, makahanap ka talaga ng amo or pwede ka naman na siguro makipag-deal sa mga, may mga Espanyol ka naman na dyan, siguro makikilala or ganyan. So, kailangan mo yon dahil kailangan nyo ng kontrata between, okay? Kaya yun, Art Lauren, maghanap ka ng amuhin pagdating ng 3 years, ha? Yung papapahin mo dito, pwede mo na rin iaamuhin yon. Nasa Hong Kong pa po ako. Flight ko ng February 14. Wow. Francis Fiona, congratulations. Paano po kaya yun? Sabi niya, ma'am. Pag kinuha ang passport ko, pag-arrive, paano pala yung di makaya ang work? Kaya nga, huwag mong ipaano. Kasi not unless na, bakit pumirma ka ba doon sa kasunduan na terms and condition nyo na kailangan hawakan yung passport? Walang ganun, girl! Marami pala akong kakilala, tinaghanap pala ng tito, ng kasama sa bahay.
Oo. O kung nanonood yung mga taga-Taiwan, ha, ito, meron kakilala si Miss Jonah na titirahan nyo, okay? Kasi dito sa bahay namin, hindi na tayo pwede magsisiksikan. Gusto namin. Gusto namin kasi marami tayo. Kaya lang, yung espasyo, wala na talaga kayo yung titirahan. Pero parang daming time, kung gusto nyo pumunta dito, dito kayo muna titira. Oo, maghanap tayo, ganyan. Tiis-tiis muna sa mga supa-supa, ganyan. Supa-bed, ito may supa-bed sila. Na bahay may supa din, oo? So, tungkol, Princess, sa problema mo, huwag mong ibigay. Huwag mong ibigay. Kung pilitin nila, okay, quit. Then transfer to another country. Yun lang yun. Kasi karapatan mo yun. Pero pag pinahawak naman sa'yo yung passport, make sure na hindi ka rin tatakas. Kumbaga, mas maganda rin na magtrabaho ka muna sa kumpanya nila, ganyan, tingnan mo yung work condition, maaaring magustuhan mo, pero pag hindi mo magustuhan, magre-resign ka, and that's acceptable. Yung mag-resign kayo, at eto na naman ang kabilikan namin. Ito ang aming pastime, okay, dito sa pag na kayo ay napasiyag dito sa bahay ni Bonzo, ay maaadit kayong kumain ng pipas, they call it sunflower seed. Napakaluwang ng plantation nila ng sunflower. Oo, tapos sabi niya, kontakin po kayo kapag papunta na ako dyan, ninja pa rin, oo, para mahanapan ka namin. May mga friend din si Jonah na iba na naghahanap. Naghahanap ng tito. Okay, ganyan. Naghahanap ng kasama. Aabangan ko po yan, bet na bet ko, OOTD nyo pag gagala, pak na pak. Ninja pa rin natin, basta paabangan nyo yung content namin. Kakaibang content yun, abangan nyo ha, inaayos pa namin yan, content na yan, okay? Hi Ate Silent, watching from your video, sabi niya it's me Ryan. Hi Ryan, single ka pa? May single dito yan, naghahanap ng jojowain. Nag-donan. Sabi niya, since pagpapasuyo din po kami pag-guide sa inyo pagdating dyan, oh, walang problema. Walang problema sa pag-guide, okay? Kasi walang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Lalo na yung mga walang kilala talaga dito. Kasi nag-start kami, wala din talagang kakilala. Kayo ba may kilala? Ako, meron na. Kilala, meron ako. Nandito na ako. Nandito ka na kasi noon, no? Pero ako, may friend na ako dito. Lalo na yung sinasabi ko kahit na walang mga kamag-anak dito, walang mga kaibigan, pero gustong pumunta. Pero pwede kayong pumunta kahit wala kayong kakilala, okay? Mag-message lang kayo sa amin. We are here to help you. Ah, si Jonah kasama naman gumala sa inyo. Ninja pa rin. Oo, gala tayo pag nandito ka, ninja pa rin. Oo. Sama ka sa amin. Magala kami. Oo, magala kami ngayon. Malamig lang. Kaya hindi nakagala. Ngayon, gusto. Oo. Dali. Ate Jo. Ay, babae din po ako, te. Sabi ni It's Me Ryan. Kasi ganyan ang pangalan mo. It's Me Ryan. Parang lalaki. Parang lalaki eh. Nasaan na po yung iba niyong tropa like si Sis Lani? Si Sis Lani BC, sabi niya pupunta siya ngayon, may minasahe yata ang lola mo. Pero mamaya dito yun. Hello, si Sis Marie naman ay hindi nakalabas dahil may pinuntahan daw ang amo. Minsan may mga pagkakataon talaga hindi natin ano. Makutso. Ang trabaho minsan nakakasama ng at barkadahan. Grabe, dapat yun kasi nabiwa. Pinipili niya yung amo niya sa amin. Kaso parang summer pa po ako darating dyan. Ninja pa rin summer. Oo, July ang summer. So maghanda-handa ka ng mga two-piece. Oo, kailanganin mo yan dito yung mga two-piece. Mahal na pagdating ng summer, no? Then, ang tamang pagbibili. Mura dyan ang two-piece, one-piece na pang swimming. Dyan ka na bumili. Kasi mahal na yung pagdating ng summer. Fair na. Mag-sell sa ano, bibili na lang ako ng pang two-piece ko. Importante yung pag nandito ka. Kasi kung may amo ka during that time, yung swimming-swimming kayo, hindi ka pwedeng mag-short-short sa mga swimming pool girl, okay? Nabi niya, watching from Taiwan po, more power po sa inyo. Yung friend kong papunta na dyan ngayong January 26! Uncle wow. M! Sino kaibigan mong Uncle M? Kaibigan mo ba sila Peach Gabano at saka Milky? Kasi 26 and or 28 yata ang lipad nila. Sila kaibigan mo ba sila? Aha! Puso ko. Aha po, puso ko. Sabi ni Ismiraya. Pinagkamalang lalaki. Any idea po magkano ang plane ticket from Poland to Spain? Mura lang, girl. More than that. More or less 100. More or less 100 lang. Euro. Mura lang, lapit lang kung magbabas ka. Kaya lang, huwag na kayo magbas. Kung may train,
Kung meron kayong ano, kung meron kayong pang-train, mag-train na kayo, kayong may bus. Isang 2 days, nagbiyahe yung dalawa. 2 days kasi ang biyahe ng ano ng bus. Diyos ko, Lord, yung gagastusin niyo, akala niyo nakatipid kayo ng ano, nakatipid kayo ng pamasahe. Ng pamasahe sa plane. Pero pagdating niyo sa bus, 2 days kayo nagta-travel, lalapang din kayo, gagastusin din kayo ng pagkain niyo, di ba? Sabihin mo na lang, huwag na silang magdala ng maraming gamit. Mm-hmm. Huwag silang mag-bus kasi kaya sila nag-ano siguro tayo mga yung nag-bus kasi marami silang gamit. Huwag na kayo, makakabili kayo dito ng mga gamit niyo. Yung mag-travel kayo, yung hindi yung mahihirapan kayong magbit-bit ng mga pagka-heavy-heaving luggage. Yung mga, ano nyo na lang, yung mga basic. Tapos dito na kayo magbibili, marami na kayo mabibili, mura na lang pagdating na dito. Isang gulay at awas, marami. Hindi po ako natututo. Ano niya? Hindi po ako nag-2 piece at 1 piece. Masusuka makakita. Ay, naku, girl, sinasabi mo lang yan. Pero pagdating mo dito, mapapa-2 piece ka, mapapa-1 piece ka. Pakialam mga ano dito, tao dito, mm-hmm. Kaya nag-upis ka. Sabi mo lang niya, pero pagdating mo dito, marirequire ka mo ito. Lalo na kung may mga alaga ka, mag-swimming sila, of course, sasama mo sila sa swimming pool. O kaya sasama ka sa mga applya, ano yung applya? Sa mga dagat-dagatan, Diyos ko, Lord. Ano, magpayong-payong ka doon at maglong-ilong islip doon. Pilipino lang yung ano. Yung tumitingin. Dito, kahit mabilbil ka, marami kang... Ewan dyan. Kerry. Wala silang pakialam sa yung ano, figure. Kasi mentalin natin mga Pilipino, yung mga nagtutupis, yung mga sexy lang, no? Ba't ganun kaya? Saka maputi. Tapos pag nakita ka nakatupis ng mga Pilipino, ha, ganito kasi tayo. Well, kasi ganun ako noon. Pero nandito na ako sa Europe, medyo parang naging iba yung ano natin, no? Yung outcome natin. Kung ba parang, pag magtupis ako, nagtutupis kami lahat, no? Di ba kaya na nag-swimming noon? Nag-swimming tayo noon, eh. Oo, oh, nung July ba lang? O, nag-swimming kami nung, di sa swimming pool, yung Islani. Nag-tupis kami, ganyan. So, kiber! Parang tsura niya. Okay lang, kumbaga parang naging open yung mind namin na, wala lang, walang hiyahiyaan, ganon. Ganon yung maano yung dito sa Europe. Hindi dahil, ay, ang langgi naman niya. Ganon kasi tayo, no? Mm-hmm. Noon na, ganon din ako. Ate naman, anong feeling naman ito? Tupis-tupis, ganon. Pero dito hindi ganun yung pananaw nila, hindi ganun. Tayo lang mga Pinoy kasi siguro hindi tayo sanay, no? Ah, Uncle M, si Milky pala ang friend mo. Oo, papunta na sila dito. Nag-tour sila ta? Magpupulan sila. Ewan ko kung meron na silang bahay, pero pag wala, sabihan mo ako para sabihan yung friend niya naghahanap din. Sabihan niyo lang ako, ay. Sabihan niya si Miss Milky. Nag-message sa akin si Milky or si Peach. Sabi niya nagpapahanap yata ng matitirang. Sabi ko, kausapin mo si Mary Jane. Pero kung walang na-ano si Mary Jane, Meron din siyang friend. Marami akong friend. Dalawa yung mag-ano sa akin. Ayoko pong mag-bus. Nakakainit ng puwet ang layo. Sinabi niya. Tama. 2 days. Yung uling sinundo namin dyan sa, dito sa train station. Dito yung pinatuloy namin sa bahay last time. Diba si yung tagaan yun? Galing din sila Poland. Galing Hong Kong. Diyos ko, Lord, nag-bus sila. Groggy. Ayan tuloy. Nakaroon sila. Hindi sila yung presence of mind. Wala kasi... Pagod na sila sa travel. Nanakawan sila. So sad. Ano po mga agencies dyan, alam nyo, na nag-hire mga chico at chika? Marami naman mga agency dito. Girl Art Lauren. Example. Ha? Huh? Example ng agency. Mira, Jane. Kasalista. Kasalista. Pero yung kasalista may papers. Si Mira, Jane. Si Mira, Jane. EU Servicios. EU Servicios. O, pinukuhan. EU Servicios. EU Servicios. Ano pa yung domo? Mimo Kama. Meron pa dito yung site na Milanuncios. Yung Milanuncios sa website, magpo-post ka lang doon. Wala kang trabaho, kailangan mo ng trabaho. Kukontakin ka ng amo, ganyan. Marami mga agency. Dami. Tapos marami pa mga private individual na nag-agent. Oo. May friend ako din agency. Kunwari, nag-agent kaming tatlo, for example. Tapos nakahanap kami ng worker. May pera kami, gano'n ba? Oo, meron talagang sa may pera kami. So, ako naman, magkunwari ako agent ha, pumasok ako sa isang agency, agent ako, maghahanap ako ng worker. Ngayon, pag nakahanap ako ng worker, at nagustuhan ng amo, may pera ako doon. Oh, gano'n yung mga ibang mga, maraming mga RW dito, kaya nagpo-post-post sila. Di ako marunong lumangoy, ninja pa rin, lumangoy ko sa school, matututok ka. Kami din, natuto konti. Natinuruan lang ako ng sumunod. Hindi ko pwede sabihin sa amo na hindi ako marunong lumangoy. Kailangan. Pag kinanong ka, marunong ka ba lumangoy? Basic, sabi mo lang gano'n. Pero doon ka lang sa shallow area. Doon ka lang sa mababaw. Mababaw. Hindi, ilagay lang. Mm-hmm. At saka
hindi naman required na marunong lumangoy. Girl, kunwari, sa interview, hindi naman tatanungin sa'yo, marunong ka ba lumangoy? Walang gano'n. May flight stewardess lang. Ano? Seaman. Papasukan mo, girl. Kayo na po bahala doon. Like sister ko na po yun. Ah, si Uncle M. Uncle M. Si Uncle M, si Milky, at saka yung si Peach, magka-immediate sila. Pupunta sila dito. Sa 28 or 26. 26, no? Sabi mo yung trouble nila. Pero may piso na sila. Wala pa nga silang piso. May lang akong alam ke. Nagpapahanap nga sila. O, may sabihin mo kayo, sabi mo kay Milky, mag-message sa amin, okay? O kaya diretso kay Jonah. Anong Facebook mo? Jonah Lynn Tagumasi. Jonah Lynn Tagumasi. Ayan, itaga mo sa bato ang kanyang Facebook account. Sabihin mo sa kanya, ako po si Peach Gabano or kaya si Milky, yung subscriber ni Bonjua na naghahanap ng bahay. Ayan, para direct contact na kayo kay Jonah Lynn Tagumasi. Copy! Sabi ni Uncle M. O, diba? No ped. Ganyan. Sana makahanap po ng external kahit walang experience sa bahay. Ninja pa rin. Mayroon akong tatlong mga kaibigan dito. Ay, hindi ko naman sila sobrang kaibigan, no? Yung isa doon naging kabahay ko, galing din sila ng Taiwan, mga factory worker yung mga yan. Pero nakaharap naman sila amo. Kasi ba rin, wala din experience. Wala. Pero nakaharap ng amo. Si ano, wala din experience sa bahay. Well, mayroon. Ah, si... Yung doktora natin. Ang Pilipino kasi maparaan yan. Pag sinabi sa'yo may experience ka na ba sa bahay, sabihin sa'yo, pwede ka ng ano. At wala naman. Pilipino, mabili dito. Basta the way kung paano mo i-market yung sarili mo, hindi. Wala eh. Sabi mo ganun sa amo mo. Nagtanong sa'yo, wala eh. Kailangan i-expand mo yung ano mo answer. Para confident ka na mag-usap sa kanila. I-expand mo yung mga sagot mo. Wala akong experience but I can do things. Marunong akong mag-alaga ng aking mga pamangkin. Kami mga Pilipino ay maalaga sa mga ano, ganyan. Ay, market mo yung sarili mo, girl. Pagdating sa interview, wag yung no, yes. Wag yung ganun ka lang sa answer ba. Sis, kilala mo ba si Madel de los Reyes, vlogger din sa dyan sa Madrid? Sana mag-collab kayo. Yes, kilala ko siya. Pero hindi ko pa siya na-meet personally. Maraming vlogger dito, marami. Ang pinakulab mo kayo. Collab kayo kumate. Wala pa. Wala pang nakaka-collab kasi naman piling busy ang Bonjo. Di ako tumuloy ng Poland. Di resonan din ako sa Spain. Ah, Uncle M. Uncle M, babae ka ba lalaki? Resident na sa Spain? Hindi, sabi niya, di ako tumuloy ng Poland. Di diretso na din ako ng Spain. Ah, parang sila, ano, Peach Gabbana, di ba? Sila Milky, di diretso na sila dito. Siguro pag kayo ni Ate Gelen mentioned yung mga collab ang kulit. Oo, makulit din yung si Gelen. Friend ni ano, friend of friend ni Lovely. Friend of friend ni Lovely. Yung isang kabahay nila Gelay, nagpupunta rin dito. Kilala din namin, kilala niya din ako. Namit ko na rin si Gelay 1.5 isang trip. Boy po, paalis na din sana ako ng pola. Ah, boy. I miss you. Ano yung tan-tan-tan? I will need him for me to. Boy, saan ka man naroon mo? Boy din siya, paalis na din sana ako ng pola. Anong nangyari, Uncle M? Bakit sumabit ang iyong pag-alis? Nakabuntis ka ba dyan sa Taiwan? Mariken. Umayos ka, Uncle M. Ay, oo, nakabuntis yan. O, si Marisol Sol. Hola chicas! Hi, Jen Junicio, ang ating taga-UK na avid subscriber. Hello daw chicas, sabi ni Ms. Jen Junicio. Si Ms. Jen Junicio ay may anak dito sa Madrid. At nakabase siya ngayon sa UK. Ayan. Someday soon, Ate Jen Junicio, makavisit kami dyan sa London. A little shell girl. Kaya lang, I don't know kung paano kami mag-acquire ng visa. No, tourist visa pwede naman, no? Kaya naman natin yun mag-tour, no? Sa London. Pwede siya. Oo. Pero mag-a-apply ka ng visa. Ng visa, oo. Basta sa nata. Basta may sponsor ng amo. Basta nag-national tayo kayo mag-aaral ng talent. Oo. Tita Jen Junicio, mag-aaral kami next year for nationalidad. See you there. O, tsak! Pero talaga, Uncle M, tawa match. Huwag lang sana maglalock dorm ang Taiwan. Ay, maglalock dorm? Taiwan. Bakit maraming Omicron dyan? Dito kung dami-dami hindi nagla-lockdown. Wala nang lockdown dito. Wow, family-oriented po ako. Yeah, Uncle M. May asawa ka na may anak, Uncle M, ha? Family-oriented at may tawa sa huli?
Parang joke lang yun, ah. May tawa, eh. Sabi ni Mamang Junisio, Jen Junisio, sabi niya, oh, sabihan mo lang para makakuha ko ng holiday ko pa, ako, di ba? Bait naman. Bait naman. Yes, Ate Jen Junisio, see you soon, soon, soonest. Maganda rin kasi tayo yung London, no? Papasyal tayo sa London Bridge. Yan, yeah, may ano daw, te, a full time. Ano nun yung anong sabi niya? Yeah. Mm-hmm. Dali. Pas-share ang ating live, no? Nang dumami naman yung mga katauhan ng nanonood. Ah, kasi na-focus ka na sa pipas mo na yan, te. Mad, may, ay, sabi niya, ano sana tayo? Uy, sabihin niya. Shout out, Madam from Cuatro Caminos, doon. Ay! Yossi DQ! Shout out, Madam from Cuatro Caminos. Baka may alam kayo na work for me kasi lagi akong part-time. Gusto ko naman full-time. Ayan, meron tayong taga-Madrid na naghahanap. Girl, mas maganda kasi yung full-time kaysa mag-part-time ka. Ano ba yung part-time mo? Half-half, ganyan. So, nakakapagod yung mag-part-time. Oo. Extern na ka ba? Of course, ano? Extern na siya pag-part-time. Ayan kayong work for me kasi lagi ako part-time. Gusto ko naman ng full-time. Sabihan ka namin. Oo, sabihan ka namin, no? Ano, hindi ko naman alam. Hindi ka naman namin ma-message dito sa ano. Kaya message mo si Mera Jane. Message mo. Kapag ka meron silang mga full-time, sinasabi ko sa kanya. Doon sa iyong servisyo, oo, kumukuha sila doon ng mga walang papel. Pwede ka nang mag-message or magpa-ano, magpa-reserve ng work doon para in case meron na silang offer, ikaw na yung i-connect, ikaw na yung isasala, ganyan. Pero for the meantime, tigisin mo muna yung part-time mo habang wala ka pang full-time. Pang ano lang, pang laman chan, okay? Dito sa Madrid, guys, sabi ko sa inyo, tiis-tiis lang kayo, makakaraot din ang lahat. Lalo na yung mga mag-uumpisa, na feeling yung hirap-hirap, tagal makakalit ng work, gano'n. Kung may offer na part-time, kung may offer na par-ora, okay lang yung kagatin nyo muna hanggang makahanap kayo ng full-time at yung satisfied kayong trabaho. Okay, pero never, never, at huwag na huwag kayo mawala ng pag-asa. Medyo napadami na naman ang cases sa Taiwan, kaya naghihigpit na naman. O dito rin, pero hindi naman naghihigpit. Na red list tuloy tayo. Yeah. Ma'am, ano magandang, ayan na yan na si Playpitch, Gabana, nandito oh. Gabana, Gaybana? Ay ate, Happy New Year, Sharon Cesar, anong taon na girl, ngayon ka lang babate. Happy New Year too, my dear. Sharon Cesar, ayan. Ma'am, ano ba magandang plane or mag-bus kami papunta dyan? Ichi Gabana, mas maganda na lang mag-plane. Mag-plane na lang, para hindi hasa. Oo, kasi ang bus talaga, pag Poland, makakabutin kayo. Sila mag-plane, te. May visa naman sila. Pag may visa sila, walang problema. Kasi wala namang immigration dito. Kasi dyan sa Poland, for example, no? For example, natatakang na kayo dyan sa Poland. Dyan na sa immigration. Dyan na kasi yung immigration nyo eh. Papasok kayo, for example, sa ano? Doon sa, ano ba yun? Airport. The airport, for example. Tapos magka-travel sila doon sa ano, kung sa Spain, paano yun? Yung? Papasok ulit sila o hindi na sila lalabas yung immigration. Okay. Diretso na sila sa ano? Right niya. Diretso sa flight. Hindi na rin sila ano. O di dito sila ano? Dito sila may immigration. Walang immigration te. Pag may send yan visa ka, hindi sila nag-check dito ng immigration. Kahit pagpasok mo te. Walang immigration. Wala. Doon sa kanila. Kahit doon. Wala? Wala. Ang hanapan lang yung ano mo. Visa. Yung visa mo. Yung passport. Yung mga ano, si passport. Magagaling sila ng Taiwan. Taiwan. Ngayon, siguro meron. Taiwan to Poland. Siyempre, papasok sila ng Poland. Poland, may immigration. Siyempre, doon sa Poland ang immigration. Ngayon, depende sa ticket nyo, Peach Gabano, kung mag-i-stay muna kayo sa airport ng Peach, sa ng airport ng Poland, kunwari, pumasok kayo, immigration, di ba? Papasok kayo, lalabas kayo doon, tama? Lalabas sila sa immigration. Lalabas sila sa immigration. Pag galing sila Taiwan from Poland, siyempre, may immigration doon. Oh, matatakatakan kayo sa Poland, for example. Ngayon, kung gusto niyo munang i-explore yung Poland, mas maganda rin, girl, kung may time kayo, mag-explore muna kayo at mag-one day kayo sa Poland. Kasi sayang naman, nandun na kayo eh, no? Nandun na kayo, sayang yung oportunidad na nandun na kayo. Kasi sayang na, siyempre sayang na naman yung pamasahe kung gusto niyo balikan ang Poland. Kung mag-explore kayo sa city, ganyan. Tapos, pagka siguro one day kayo doon or two days, ganyan, pumunta na kayo dito ng Spain, mag-buy na lang kayo ng ticket nyo. Much easier kaysa yung mag-bus kayo kasi hassle yun. Tapos, parang ang haggard ng travel kasi two days, biruin mo yun. Unlike sa plane, 2 hours more or less, nandito na kayo. Kung ako ang tatanungin, ha, mas prefer ko yung plane. Plane.
Oo, mag-plane na lang kayo. Mag-plane or mag-bus kami papunta dyan. Yung iba kasi nagbabas, takot sila sigurong mag-plane. Bakit sila matatakot? Eh, may visa naman sila. May visa naman sila. Siguro ano nagtapos na ang akala nila may immigration sila dito te, kaya takot sila. Akala siguro nila mag-check sila sa immigration, tatanungin sila, wala kasi na-check na kayo sa Poland. Ganun din ako noon nung pumunta ako dito sa Spain. Ang unang kambiyar ko ng eroplano is sa Germany. So sa Germany ako tinatakan na pasok na ako sa Schengen territory. Ngayon nagkambiyar ako ng eroplano. Napunta dito sa Espanya. Pagdating ko sa Espanya, syempre no, feeling ko medyo kakabakaba din ako, baka questionin ako kasi turista nga lang ako. Alam niyo may maitim tayong balak sa mind, hindi na tayo babalik sa Moscow. So, meron kang kaba na baka harangin ako, A2A ako, ganun kasi tayo minsan, no. Pero paglabas ko dito sa Spain, Diyos ko Lord, para lang ako lumabas sa CR. Ako na migration, sabi ko, Diyos ko Lord, paglabas ko luggages na. Ganon sila, hindi sila nag-check na. Depende sa unang salta mo dito sa Europe. Okay, ganon yun. Ano sabi niya? Sis, ilang beses inalirin ang arraigo social o tarjeta de residencia? Dalawang beses. And then, isang beses na 1 year, dalawang beses na 2 years, kaya tatlo. Tapos eh nga, 1 year. Tapos atin lang dito, 1 year. So, renew. Tapos 2 years. Tapos renew. 2 years. Renew. O di, 1, 2, 3. Sa larga durasyon na. Dalawa, i-renew. Tapos yung pangatlo, larga durasyon ka na. After dalawang taon na. Basta 1 year, and then 2 years, and then 2 years. Tapos yun na yun, larga durasyon, 5 years na yun. Ako yung galing Qatar. Ah, ikaw pala yung galing Qatar. Pero at least meron ka ng part-time, Loy CDQ. Daming galing Qatar ang yun, no? Maganda ba doon, Ten? May galing Qatar pa pumunta dito? Dami yung tumupunta, no? Galing. Paano ba siya? Girl, anong way mo? Mag-galing Qatar, nag-tourist ka, nag-Poland? Kasi si Balin, nag-tourist yun eh. Galing Qatar. I don't know sa'yo, ano bang ano mo, way mo? Nag-tourist ka ba? Nag-Poland ka ba? Kinama ka ba ng amo? Tumakas ka ba? Ganyan. Para saan yung nasyonalidad, ate? Oo. Yung nasyonalidad, EU passport ka na. EU passport holder ka na. Hindi na Philippine passport yung nasyonalidad. Yung nasyonalidad, pwede ka nang mag-freelancer, work anywhere, any part of the world, basta acceptable ang nasyonalidad. Kaya nga, ilang gusto ko. Kaya, sa kagaya ni Mamang si Junicio, Jen Junicio, nasyonalidad siya, kaya nag-work siya sa London. Pwede ka nang pumunta mag-work sa kahit na bansang mas malalaki ang sahod. Pwede kang mag-Switzerland. 3 to 5,000 euro ang sahuran. Yun naman ang kagandahan pag nasyonalidad ka na. Kaya at least mag-ano kami, mag-aaral kami para makapag-exam. Soon. Pag umuwi ako, ayaw mo namang makipagkita sa akin. Ano daw, Jen Junicio? Ate Jen Junicio? Kailan ka naman umuwi din eh? Pag umuwi daw siya dito sa Espanya, hindi daw, punta ka dito ba siya kanito sa bahay para ma-meet mo mga chicas? Punta ka dito. Banding-banding tayo pag may time. Video-video okay din pag may time. Video okay tayo dito, lagi kami nagbibideo okay. Full trip pag may time. Unlimited ang butong pak. Eh ano kasi to, kumbaga healthy na. Very cheap pa ako. Masarap pa. O, hindi nitin. Mapupuno namin yan ang tingin mamaya. Ganyan o. Nadadiet ka pa. Nadadiet ka pa. O, sesame seed. Sesame seed ba to? Sunflower seed. No, sunflower seed. Na instead of, instead of chichiria, like mga chip chips, o. Ito mga to, mga takot tumaba. Mga chocolate, ganun. Ayun, sabi niya o. Sige, apply kayo nasyonalidad para no visa na kahit punta kayo ng US kahit saan pwede. Yun ang nasyonalidad. Yeah. According to Ms. Jen Junicio, si Mamang Junicio, nasyonalidad siya. Parang, ang mga ang Spanish passport kasi, very powerful. So, pwede silang kumentra sa kahit na anong bansa. Yun ang hawak na natin. Pag once na, nag-nasyonalidad tayo. At makukuha natin yun pag may papers na kayo at nag-exam kayo for nasyonalidad. Possible din po bang makahanap ng work pag lalaki dyan kahit sa bahay, mamasukan? X Channel?
Possible. Kaya lang kasi, hindi ganun kadali compare sa mga babae na madali na makahanap ng work. Tama? Marami rin mga lalaki dito. Kumbaga, dumaan din sila sa mahirap na proseso dahil mga lalaki nga sila. Kaya ang advice ko, kayo mga lalaki, magdala kayo ng jowa nyo. Dalhin nyo yung jowa nyo dito para at least may ano. Oo, may pang back up. Hindi ka man agad-agad makakuha ng work, at least si jowa or si asawa ay katuwang mo. Okay? Yung friend ko, si Kuya Jerry, na galing Russia din. Kasama namin, galing Russia. Nag-transfer din siya dito. Nakahanap din naman siya ng work. Kaya lang, nandun na yung realidad na medyo mahirap nga compare sa mga babae. Kaya sabi ko, kung gusto nyo mag-start dito kayong mga lalaki, yun talagang may mga jowa or may mga asawa na magpupunta dito. Do meron naman ako mga kaibigan na nag-start na wala naman. Dito na sila nagka-jowa. Okay, maghanap ka ng jowa dito. Mga Pilipino, madami din naman, di ba? Hmm. Hindi ko magtitiwala sa mga Pilipino to. Ah, dito, ha? Hindi, lalaki nga siya. Ay, lalaki? Kung lalaki ka, magpag-jowa ka sa Pinoy, ganyan. Sa mag-asawa na kayo dito, ganyan. Aray, kuno ba yun? Sino yung kainin na niya ngayon? Ni Nico. Ayaw niya mag-may salt eh. Hindi nga, pipas lang yun. Mm, with salt, ganito, yun nga. Kaya ang pipas nga lang yun, nahulog yung buto. Ah, buto teka. Ano? Nico, Ben? Tam, Nico! Oh, diniba si Sir lang. Oh. Nico! Sabi niya, ay ba? Sabi ni Sharon Cesar, ngayon lang ulit nakaabot sa live mo, kaya ngayon lang bumati sa Sharon Cesar. Oo nga, tsaka ngayon lang talaga din ako nag-live. May stopover po ba from Poland to Spain? Yung friend ko nag-stopover pang Belgium din Spain. Hala! Bakit na-delete ko yung ano mo? Laka, sorry Art Lori, may na-delete akong message mo. Pwede ba maging nationalidad after mo mabigyan ako agad ng Arraigo Social? Art Lori, oo, kahit yung first year mo, oo, basta may tarjeta residensya ka na, pwede ka nang mag-exam ng nasyonalidad. Kung magaling ka mag-Espanyol. Kung magaling ka nang mag-Espanyol, carry mo na. Kaya sabi ko, yung mga baguhan dito, bagong salta, in the future, kung gusto nyo magbalak ng ganun, yung 3 years nyo, gamitin yung panahon para matuto ng Espanyol. Para once na nagka-papers na kayo, pwede na kayong mag-apply for nasyonalidad. Ayan. Blessed tayo kasi dito, sabi ni Miss Jen Junicio. Si Miss Jen Junicio, ulitin ko sa mga bagong salta, siya po ay nandito sa Espanya dati, pero nasyonalidad na siya at nasa UK, London na siya. Blessed tayo, sabi niya. Kasi dito sa Espanya, every year nagre-renew ng visa. Diyan sa atin, pag 1 year umpisa, tapos susunod 2 years, tapos larga durasyon na. O di ba? Kahit mag-i-start kayo as undocumented dito, yun yung chance nyo, yung opportunity na pwedeng maibigay sa inyo. Unlike sa ibang bansa, pag nag-TNT ka, TNT forever, no? Pag ba-nationalidad ka na, tapos umuwi ka ng Pinas, may limit na lang po bang stay doon? I think nasa 6 months, no? Ma'am Junicio, no? Ang pag-stay mo na 6 months. Kasi ano ka na dun, eh? Nationalidad ka na. Kumbaga, Spanish citizen ka. So, oh, the reason mag-stay ka sa Pinas. Kumbaga, no? Kailangan 6 months. Nandito ka 6 months ka dito. 6 months sa Europa. O, di ba pa? Ano sabi ni sino yun? Nag-miss call? May nag-miss call? Talaga. September last din mo kan sa group chat pa kan umpisa na sila. Anak ko dito ni Jonah kanina. Si Jonah. Niyan. Dito na go. Hindi pa yan. Hindi pa. Hindi. Pag ba-nationalidad ka na, tapos ayun, nasagot ko na ninja pa rin. Oo, pwede kang mag-stay ng Pinas, pero 6 months, huwag kang mag-exceed doon. September last year, na ako nandyan, 3 weeks ako dyan. Ay, hindi ka naman nagparamdam, Mang Junicio. Hindi na nailabang dito yan. 90 days lang yata ka sa US, 90 days. Tama, Mang Junicio. Hindi ka pwedeng magtagal sa Pilipinas, kailangan consistent yung pag-stay mo dito. Pero I don't know, kasi nationalidad ka na eh, no? Pag-stay ka ng Pinas, kailangan daw katagal pag nationalidad ka na. 6 months na. Oo, 6 months. Oo, ganun. Basta huwag kang umabot ng 1 year. Tsaka hindi ka nakaabot ng 6 months doon. Sobrang init sa Pinas. Sabi mo, gusto ko bumalik sa Europe. Diba? Tsaka mabilis maubos ang pera mo. Kaya kung magbabalak kang mag-stay longer sa Pinas. O baka 1 month or 2 months mo pa lang doon yung plano mong 1 year. Gusto ko lang bumalik sa Europa. Wala lang pera. Ayan. 1 month lang. Salamat Ms. Jen Junicio sa pagsagot din ko ng mga tanong. Oh, si Ms. Junicio, mas maraming alam yan kayo sa amin. Kaya kasi nationalidad mo siya. Kumbaga, nag-ugat na siya sa Europa. Kaya salamat naman for tuning in, for helping me
answering the inquiry. Sasabot ng aming bahay. Sorry, nagluluto kami ng nilagang baka. At yun ang aming dena. Ay, may, basta ka nakabili ng orange. Sabi na meron ako sa bahay. Ayan yung paglabas mo. Tapos ang orange dito, very cheap. Magkano yan? 150. 150, isang kilo. Biruin mo yan. Sa Pilipinas, pahirap ang bumili ng isang orange. Magmangga na lang tayo. Inay, gusto ko ng orange. Diyos ko, pasosyal ka pang bata ka, magbalak ka ng mangga doon. Mahal-mahal ng orange. Pero dito naman, sosyal ang mangga. Salamat po, Miss Jean Juniso. Ayan. Ito, sa mga dito nyo makikita na napakababa ng cost of living. Miss Jean Juniso, magkano ang isang kilong orange dyan sa London? Oh, ito very fresh. Ayan, mm-hmm. Very tight pa yung ano niya, yung balat. So, this cost 1 point something lang. A kilo, okay? Punasa man ito. So, pagdating sa prutas, napaka-fresh. Sa gulay, napaka-fresh. Ganyan. So, mura lang ang cost of living dito. Yun naman ang ano. Yun naman ang difference. Kaya kung sa, yung mga nagtatanong na, ano mas maganda sa Italy, sa Germany, sa Italy? Depende. Kasi mataas ang sahod doon, pero mataas ang cost of living. Dito medyo mababa, pero mababa naman ang cost of living. Yung mga bilihin. Kumbaga, kaya mong bilhin anything you want. Ganyan. 2 pounds ba yan? 2 pounds lang ang orange. Ay, 2 pounds na nga sa kanila. Dito naman, euro. Diba? 1.50. Oh, yung pounds is nasa 60 ba or 70 per pounds. Mamang, ang ano dyan, ang palitan ng pounds. Pounds kayo, no? Nang ang ano palitan nyo dyan, hindi euro. Kasi London din. 60, ang mga kanon sa Pinas kayo, 60 pesos. Yun naman po, yun sabi niya. Yun na, yung mama ko noon, nalaman nag-apply ako ng daming tanong. Sabi ko pa, nanonood na lang ng vlog nyo, binigay ko yung link. Ayun po, pinapanood nila. Thank you so much, Ninja, pa rin. O, para at least hindi sila mag-alala sa'yo, no? Saan na naman yung bansang susulungan mo? Ano na namang meron doon? Hindi ko alam, baka mapapariwara ka doon, mga ganyan kasi. Ang mga magulang natin. Ganyan din ako noon, nag-apply ako, galing akong Hong Kong, no? Tapos pupunta ako ng Russia, Moscow. Diba pag mentality natin, Russia, Moscow, parang ang mentality natin, yung ibabala ka sa kanyon, no? Ganon. Sabi ko sa magulang ko, pupunta ako ng Russia, Moscow, flight ko na next month. Ha? Anong gagawin mo doon? Baka ibabala ka sa kanyon. Mentality nila pag Moscow, Russia, ang ano ang malalaman nila. So yun na nga guys, no, magpapaalam na kami kasi may Bible study naman kami ngayon, okay? Magbabible study ang inyong mga chicas, o diba? Spiritual naman tayo ngayon. Join kami ng Bible study ng Russia. Meron sila yung online study. So magpapaalam muna kami, ha? Sa pounds dito ngayon, rate 70. Ang taas. Ikaw na ang mayaman, Mamang Junisha. Pag namasyal ka dito, i-treat mo kami, ha? Ikaw mag-treat sa amin. Nag-aalala po kasi wala nga po akong kilala dyan. Huwag ka mag-alala, nandito naman kami. Pak, o diba? Yung mga walang kilala, makipagkilala kayo sa amin. Sa amin lang. Hindi kayo mawawala ng ano, ng kaibigan. Huwag kayo mag-alala, hindi rin namin kayo utangan. Hindi din kami magpapalibre. Mm-mm. Basta enjoy lang. Oo. Hindi rin kami yung ano, pariwarang kaibigan. Hindi kayo namin kikis. Kung ikaw ay mahilig sa diskuhan, hindi kami yung tamang kaibigan. Mm-hmm. Kung ikaw ay mahilig sa inuman, hindi rin kami tamang kaibigan para sa'yo. Mm-hmm. Kung ikaw ay mahilig sa tawanan. So, mahilig sa tawanan, kainan. Ayan, ganyan. Kik kami bilang kaibigan. Pero yung mga diskuhan, sugalan, walang, inuman, walang ganun. Mababoring ka sa amin pag ganun ka. Diba? So yun na nga, magpapaalam na kami. Bye-bye na ba, chicas? Bye-bye! Adios! Ingat po kayong lahat. Till next time!